So hi guys, welcome back to my channel, and today is another episode of tutorial about how to set up your streaming software. But before that, let me roll the intro first. Software for streaming videos like XSplit Broadcaster, FFSplit, Wirecast, OBS Studio, at iba pa. Pero yung ituturo ko ngayon is OBS Studio since ito yung ginagamit ko and ito yung ginagamit ng karamihan. So ano yung meaning ng OBS? OBS stands for Open Broadcaster Software, and it is free, open source software used for video recording and live streaming. Since na ito ay libre, mas maraming streamer ang gumagamit nito. Maaari tayong mag-record ng laro at the same time mag-live stream. Or pwede ding mag-record lang ng laro or kahit na anong ginagawa mo na gusto mong i-share. So, ano ba yung mga basic required hardware and peripherals for streaming? Unang-una is, syempre, dapat meron kang working PC. Para dun ka mag-stream and mag-play ng games or kung ano yung i-stream mo. Then, ang next is microphone. You need microphone to interact with your audience. So I am currently using a BM800 condenser mic, and na-order ko lang ito sa Lazada pati yung mga ibang peripherals ko. So you need also webcam or camera, kung ano man yung camera mo, phone camera, DSLR, kaya yon. So you need webcam para hindi lang yung gameplay mo yung nakikita ng audience mo, dapat pati syempre ikaw nakikita nila. Ano-ano naman yung system requirements? Sa operating system, Windows 7 and above. Then sa GPU, yun sa GPU natin is direct X10.1 compatible GPU. Kahit wala kang dedicated GPU, at least kahit APU pwede. Basta direct X10.1 compatible siya. And sa processor, Intel i5 yung pinaka-recommended, or AMD Ryzen 3. Kayang kaya nyo na mag-stream. Ito lang, onting note lang, when you do both streaming and gaming in one system unit, go for more powerful processor para mas kaya niyang i-handle yung both processes. So, yung gamit ko sa aking system unit is Ryzen 5 2400G, and yung review ko is sobrang smooth na niya for gaming while streaming GTA 5, CSGO, World War Z, Dota 2. Yun. And the last and most important na kailangan mo is stable and high speed internet connection. Okay nga yung gamit mo, ganda yung gamit mo, pero hindi naman stable yung internet connection mo. So, hindi ka rin makapag-stream ng ayos. Guys, when choosing internet service provider, do some research about your area kung ano yung mabilis na internet dun sa area nyo. And kung kaya naman ng budget mo, go for fiber connection. May mga fiber connection naman ngayon na budget friendly. Okay?
Okay guys, punta na tayo sa tutorial. First step is to download muna yung OBS sa official website nila. Yung link is nasa description. Okay. So, nandito na tayo sa official website ng OBS and click download, then download the installer. So wait mo lang siya ma-download. And after mo siyang ma-download, pwede mo na siyang i-install. After nyong ma-install yung inyong OBS app, pwede nyo siya buksan. And ito na yung pinaka-UI niya. So, ito yung user interface ng OBS. And makikita nyo dito yung, is yung tab menu sa taas. And ito yung pinaka-preview niya. Ito yung pinaka-preview. Then yung scene menu, sources, audio mixer, scene transition, and yung controls. Okay. So, gawa tayo ng scene. For example, gusto mong stream is Dota. And ganito yung gusto mong layout nung scene mo. So, first, add ka muna dito sa plus sign and type mo Dota. Dota scene, okay? So nag-block siya kasi wala pa siyang laman dito sa sources. So dadagdag tayo. So, okay, meron na tayong Dota scene. And kung dito sa sources is yung display capture lang yun nandito para ma-capture natin yung pinaka-mismong OBS niya. So, ngayon, idadagdag din natin yung camera. So, add lang tayo dito ng sources and then yung ating video capture. So, pwede natin siyang palitan ng pangalan, webcam. Okay? Yan. So, ito na ngayon yung ating webcam. Diba? So, pwede mo rin siya i-configure yung video kung gusto mong taasan ng brightness. Contrast and then yung color intensity. Okay, save. Save, then remain default yung all. Okay, so meron na tayong camera nandito. Pero gusto ko siyang dito ilagay. Dito ko siya gustong ilagay. So, drag ko lang siya. And then, if you flip ko siya, para dito siya nakaharap. So, right click mo lang tong camera. And then, properties. Configure videos. Advanced and mirror. So, save. So, dito na ako nakaharap. Diba? Yan. And then, kung mapapansin nyo, meron akong blue na background na tela sa likod. Gagamitin natin yan para pang backdrop. So, para mawala yung ating background. Pero bago ang lahat, i-crop muna natin tong ating camera. Crop natin siya. Ayan. Para magawa nyo yun, hold nyo lang yung Alt key
Then yung line. Ayan, di ba? So, okay na. Pwede na natin siyang i-chroma. Basta make sure lang na color blue yung background nyo sa likod. Or pwede rin green. Pero ang available na tela lang dito sa amin ay blue. So, okay. Right-click nyo yung webcam. And then, filters. Tapos, add ka ng filter, effects, then chroma key. So, okay na yan. Nating i-rename. And then, piliin nyo kulay blue. So, kung napansin nyo na wala na, di ba? Wala nang makikita. Dito lang yan sa similarity. So, medyo babaan natin ang similarities. Yun, di ba? Mapapansin nyo na wala na tong blue na ating background. So, yung smoothness, baguhin din natin. Kung makuha natin yung magandang settings. Brightness and then okay, apply. So okay na, nawala na yung ating background. Ayan. Diba? Pwede mo na siyang lakihan. So okay na yung ating camera and then punta naman tayo sa audio niya. So settings and then audio. Then dito sa general niya is remain as 44.1 kHz and stereo. Ang babaguhin lang natin dito is yung sa device, yung desktop audio na Realtek HD Audio, second output yung gamit natin. Yun. So, dapat yun yung sa desktop audio nyo. And yung desktop audio 2 is disable nyo lang. Then yung sa mic auxiliary is, ang ilagay nyo dito is kung ano yung gamit nyong mic. So, yung sa akin is itong BM-800. And then, the rest is disable nyo na ulit. So, if may iba kayong gamit na mic or may mic, table mic kayo, pwede nyo rin siyang idagdag dito. So, ang akin is isa lang and ito lang siya. Remain na lang yung iba na default. So, apply nyo yan. Okay. So, ayan na siya. Meron na tayo dito na yung mic. Hindi na tayo mag-a-add dito ng audio input capture. Then yung ating susunod is yung game capture para mag-display na yung ating pinaka-game. So add source ulit tayo and then window capture. Pangalan na natin na game capture. Okay? So ayan. Ito na yung aking, kung ano yung naka-open dito na gusto nyong i-stream. For example, yung CSGO nyo,
dapat open lang siya, open application lang siya, and then ipipick nyo na siya dito. So yung for now is Dota 2. Then okay. So okay na. Lumabas na siya. So yun. And then yan, diba? So drag lang natin tong webcam natin. Dito. Okay. Yan. So yan yung pinaka basic fundamentals. Yung pinaka basic settings no OBS. If kung gusto niyo pang magdagdag ng ad source, 'di ba? Kung gusto niyo pang mailagay na mga overlays dito, mga frame, pwede lang kayo dito magdagdag sa ad. Then yan. Kung gusto niyo magdagdag pa ng mga frame, mga kung ano-ano pang overlays, magdagdag lang kayo dito sa ad source. Yan. Marami pang pwedeng may dagdag dito. So, pero ang ituturo ko lang ngayon is itong basic. So yan, okay na yung ating format. Pwede na tayo ngayon mag-live. So paano nga ba mag-live? So balik tayo dito sa ating display capture. And then yung settings. Then yung yes, dito sa output is wala na tayong babaguhin dito. So yun na yun. Sa stream, pili tayo kung anong platform yung ating gagamitin. So Facebook, and remain lang natin default, and yung sa stream key is kukunin natin ngayon kay Facebook. Open tayo ng browser, then facebook.com/live/producer. So ito lang yung URL. Search na. So ito, ikakopy nyo lang to. Ayan. Then ipipaste nyo kay OBS. Delete nyo to, and then copy. So apply. Okay. So yan, okay na. So pwede na tayong mag-stream. Kung makikita natin, may maliit na preview dito sa baba. Yan. Kung makikita natin, may maliit na preview dito sa baba. So, nakikita natin na nasa preview na tayo ni Facebook. And dito is, i-go live na lang natin. Pero, sa ngayon is, lagay tayo ng details dito. King. Only me lang natin. So live natin. Mm-hmm.
And okay, live na tayo. So, dito ko natatapusin itong aking tutorial and sana may natutunan kayo. Yung tinuro ko ngayon ay ang pinaka-basic setup sa OBS. Kita-kits sa aking streaming tutorial part 2. Please like, comment, and subscribe sa aking channel. At hit mo na din mo ang bell notification para updated ka sa aking mga susunod na vlogs and tutorial. Maraming salamat!